Magandang umaga sa mga pamatista sa atin. Sa atin nung pagpatuloy ng ating pinag-aaralan, lagi natin yung pinapaunawa sa mga panahon ng ating Panginoon ay nagturo. Mahalaga ko na ating inuunawa, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, sa panahon na nakikita na ho natin yung sinabi ng mga alagad ng ating Panginoon na mangyayari in the last day, lalo pigi, ay yung sinabi mismo ng ating Panginoon. Maraming pagkakataon na maraming mananampalataya sa panahon ng previous day ay natetes ang bawat isa sa atin kung ano yung kalalagay ng ating puso sa larangan ho ng pagbibigay. At tingnan natin yung minsan sinabi ng ating Panginoon daw sa account ni Lucas, isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Ito yung kanyang sulat, kwento na nangyari sa ating Panginoon. Buksan mo natin yung Lucas, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byudang naghuhulog ng 2 tig 50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na byudang iyon ay mahigit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus, verse 6, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw. Ninuman, marami ang darating sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo at dumating na ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat mo nang mangyari ang mga iyon upang hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng mga ng malalakas na lindol, tagutom at mga salod sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kilakalabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalagan buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harapan ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon
ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo pinagtanggol ang inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakalulo kayo ng inyong mga magulang, mga kamag-anak, at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo na lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Pinagpala na ng Panginoon ang kanyang mga salita. Itong account ni Lucas sa Mateo, sa Lucas chapter 21 ay mahalaga na ito'y inuunahan natin. Ang major recipient dito ng ating Panginoon ay yung kanyang mga alaga. At dito pinag-usapan, dito kapag binasa natin yung Lucas chapter 21, nang sagutin ng Panginoon yung tanong sa kanya ng kanyang alagad, isinama yung verse 1. Kaya napakalago kapag tayo po ay magbabasa na sulat, napakahalaga ho, binabasa ho natin yung kabuuan. Kasi dito, merong sinabi ang Panginoon ayon kay Lucas, isang apostol ng ating Panginoon, na ito'y nasaksihan mismo ni Lucas na sinabi ng Panginoon. Ang sabi daw sa Lucas chapter 21, verse 1. O siruinong natin bilang mga mananampalataya sa mga panahon na tayo nagkakaloob ng mga handog natin, suruin natin yung puso natin. Kasi sa panahon natin ngayon, katulad nga po ng ating pinag-aralan na itong nakaraan, maraming mga tao ngayon na makikita natin even sa mga mananampalataya na nakaranas na ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, nasusukat ho yung atin yung pagiging mga mananampalataya doon sa atin yung pamamaraan ng atin yung pagbibigay. May iba't ibang kalalagayan ng bawat mga mananampalataya sa ating kapanahon na ngayon. Merong mahirap, mayroong mayaman, meron po tayong tinatawag ng mga milyonaryo o bilyonaryo. Kaya kapag inaral natin yung mga turo ng ating Panginoon, mahalaga po na ito ay atin po inuunawa at naiintindihan natin. Papaano po ba natin ipinapakita natin sa Panginoon kung papaano natin itinuturing yung mga yaman o papala na binibigay sa atin ng Diyos. Tayo po ba kabilang doon sa mga tao na
na andun ang kabilisaan, lalo na ho sa mga panahon na nakikita natin yung nangyayari sa ating kapanahonan ngayon, na yung kahirapan, yung pagtaas ng mga bilihin, yung mga nababalita natin ng mga kalamidad, paano po ba natin ipinapakita natin sa Diyos yung ating pagiging mabuting katiwala ng ating Panginoon? Kasi dito, meron itinuro ang ating Panginoon. Nakita niya. Sabi ka din sa verse 1, pinagpasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 250 sentimo. Para maintindihan din natin, yung iba't ibang sali, sa Indians, ito po yung pagkakapagin dito. Ang sabi daw sa King James version, ang sabi po dito, and he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. At siya tumunghay at nakita ang mga taong mayaman na naghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. Verse 2, and he saw also a certain poor widow casting in with the two mites, M-I-T-E-S. At nakita niya ang isang dukha, babaeng balog, na do'y naghulog ng dalawang lepta. Hindi po, Diyos sa Tagalog mo kasi, mabuting balita Biblia, dalawang tigsisikwenta sentimo. Ang sabi sa verse 3, and he said of a truth, I say unto you, that this poor widow had cast in more than they all. At sinabi niya, sa katotohanan ay sinabi ko sa inyo, ito pang babaeng baong ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. For all this had of their abundance cast in unto the offering of God. But she of her penury had cast it all the living that she had. Sabagat ang lahat ng mga iyon ay nangahulog ng mga alay nang sa kanila'y nabis, datapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Ito po yung sinabi mismo ng ating Panginoon. Kaya ako sa ating nung pagkakaloob, ito man ay ating mga handog, pagbabalik natin ang ating ikapo, at tinitingnan nyo dito yung laman ng puso natin. Misa tinetest tayo ng Lord. Papaano ba natin itinuturing ngayon yung mga
pinapahalagahan natin at kabilang nga dito yung kayamanan. Kasi sa panahon ho na kahirapan, hindi ho masama na tayo ay magtipid. Hindi ho masama. Bahagi ho yan eh. Bahagi ng ating paghahanda. Pero paano nakikita ng Panginoon yung puso natin? If we are legit believers of followers of Christ, paano natin itinuturing o tinatrato yung yabo na meron tayo ngayon? Ibang usapan ito kasi wala naman nung tayo itatago sa Panginoon eh. Nakikita ng Diyos yung lahat ng ating mga ginagawa. Tayo po ba bilang mga mananampalataya, bagamat meron tayong mga yaman o biyaya na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung bang meron tayo, nagagamit po ba natin sa pag-iipon na kayamanan sa langit? O katulad pa rin tayo ng maraming mga tao ngayon o mga mananampalataya, na nawawalan na tayo ng time o panahon ng Diyos, at pagdating doon sa tinatawag nating giving, paghahandog ng ating mga panahon sa ating Panginoon, yung po ba kalalagay natin katulad ng nakita ng ating Panginoon doon sa babaeng byuda? O ang nakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon ay katulad noong mga nagando ng mga mayayaman na ang kanilang ibinigay ay labis lamang doon sa kanilang kinikita. Susuriin nun natin mabuti yan. Kasi ang Panginoon, meron siyang itinuro. So dapat tayo intindihan natin yung sinabi niya. Walang mapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy doon ng Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan na God at Mama. Yung pagyaman na meron tayo ngayon, hindi nagamit ang Diablo para tayo maging greedy. O tayo na po makakasagot niya. Tayo ba may wisdom mula sa Panginoon? Na kung tayo tumutulo ngayon, hindi pakitang tao. Kundi ito'y bukal sa puso, maluag sa dibdib natin, hindi napipilitan. O dahil kilala natin ang Diyos, handa nating magsakripisyo. Alam niyo yung ibinigay ng babaeng bana? Ito yung tinatawag natin sakripisyo giving. Yung 250 sentimo, nakita ng Panginoon, higit pa yung kanyang ibinigay. Kaysa doon sa naghandog na mayayaman sa treasury, na yung kanilang ibinigay ay labis-labis lamang doon sa kanyang mga yaman na meron sila. Alam niyo po ba kung bakit napakahalaga ito sa mata ng Panginoon at napakahalaga din ito sa ating mga mananampalataya?
Kasi kung ating naiintindihan na si Satanas magnanakaw, si Satanas, si Tumaling, siya ay tuso. Yung katotohanan turo mula sa salita ng Diyos, kaya niya itong itwist. Katulad ng ginawa na doon sa unang tao na nilikha ng Panginoon, kung bakit sila nagkasala. Kung bakit nila sinuway yung utos ng ating Panginoon. Makakain mo lahat ng bunga sa punong kahoy. Huwag lamang yung bunga ng punong kahoy na pagkaalam ng mabuti at masama. At kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Ano ang nakikita natin daw? Imagine, makakain mo lahat. Pati yung bunga na puno kahit ng pagkaalam. Pag kinain mo yun, mamamatay ka. Pero kapag makikita natin, makakain mo naman natin. Kahit nga yung bunga ng punong ng buhay na handong makakain mo yun. Pero ang pag nakita natin doon, umiiral yung sinasabi natin ano eh. Doon sa unang tao, yung kasaking man. Kawalang kasiyahan doon sa meron tayo. Kaya sinabi doon sa Hebrew chapter 13, sisiris po natin ito. Napakalagaw kasi na yung bawat ho mga salita na ginamit, mahalaga ho na ito'y atin yung ina-expose. Yung mga tinatawag natin keyword para maunawaan natin yung gustong ipaabot ng ating Panginoon na hindi tayo sasala, lalayo doon sa katotohanan. Ito po yung sinabi dito na doon sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, verse 5. Pasinin niyo po itong sinabi dito nung author ng aklat na ito. Ang sabi dito, let your conversation without covetousness and be content with such thing as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ayun ang sabi ng Panginoon. Mamagkasya kayo sa inyong tinatangkili. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Alam niyo kung naiintindihan nyo natin tayo mga mananampalataya? Hindi tayo matitempt ng Diablo. Kaya makikita natin ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, maraming mga bagong turo na sanungat daw sa katotohanan. Katulad ng ating pinag-aralan na itong nakaraan, ay maging naturuan tayo na hindi tayo maging tapat. Naturuan tayo na tayo matutong magnako sa Diyos. Kaya yung pagkakataon, sana para malugod natin ang Diyos. Kung tayo naging tapat sa Panginoon, yung pangako ng Diyos, hindi sinungaling yung ating Diyos. Siya ay tapat at totoo sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Kung paano nakita ng Panginoon noon, yung bayan ng Diyos
unfaithful, magnanakaw. Imagine! Sa dinami-dami na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, pinatunayan ng Panginoon na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung kilala natin ang Diyos, wala na ho tayong issue pagdating doon sa mga handog natin, sa ating pagbibigay ng ikapu. Kung alam natin yung purpose ng Diyos, kung bakit tayo tinuturuan, pagdating sa pananalapin natin, yaman na meron tayo ngayon, na maging faithful tayo sa God, maging mabuti tayong katiwala ng Diyos sa lahat ng pinagkatiwala sa atin, para maiiwas tayo sa pag-ibig sa salapi. Mailayo tayo sa isang uri ng kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kapag tayo dinagdag ng kabalisaan, nawalan tayo ng time. Katulad tayo ng binila na hasik sa batuhan, katulad tayo ng binila na hasik sa tabing daan, katulad tayo ng binila na hasik doon sa dawagan, dahil sa labis na kabisihan sa mga bagay sa mundong ito, nawalan na ng puwang sa kanyang puso yung salita ng Diyos. Kaya ang dami ngayong abala. Kung atin nun naiintindihan yung turo mula sa katotohanan ng salita ng Diyos at yung mga nangyayari sa ating kapanahon ng iyo, hindi ka manghihinayang eh. Kasi, nang tayo dumating sa mundong ito, wala tayong dala. Sa ating pagbabalik, lahat ng yaman, lahat ng meron tayo, hindi natin madadala ito. Kung meron man tayo ngayon, mahirap ka man, katulad ka ng babaeng balon ito. Pagkaraniwa ng buhay mo, mayaman ka, maaaring ikaw ay bilyonaryo. Lagi mo tatandaan, lagi mo natin itong unawahin mabuti. Yung sinabi mismo ng ating Panginoon, anong mapapalagang tao, makamtan mo man ang buong mundo, kung buhay mo na may mapupano. Kaya mga talatang ito, may connected dito sa amin. Yung sa ating pinag-uusapan, sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi dito, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What man shall do unto me? Ano ba't ating masasabi? Ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Alam niyo, sa ating yung faith, faith without action is dead. Hindi makapagliligtas. Pero malulugod natin ng Diyos. Katulad ng babaeng balak na hindi nang hinayang na nagbigay ng kanyang handog yung huli ikabubuhay niya dahil kinala niya kung sino yung Diyos na kanyang pinagdilig. Ang dami mga nagsasabi mga Kristiyano, mana ng palataya, parang hindi kilala kung sino yung Panginoon. It's an opportunity to use us today, the day of the Redos, as a church, as a believers of Christ. We use by God as a channel of blessing to others.
taong greedy. Yung mga taong nagmamahal sa salapi, salit na nagmamahal sa Diyos. Ang sabi doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, dito tayo gustong palayain ng Panginoon eh. Kasi alam ng Diyos, napakapanganib mo yung yaman sa mundong ito. Ginamit ito sa kanya ng Diablo. Kung naalala natin, nung siya nag-ayuno ng 40 days, inialok niya yung kapangyarihan at yaman sa mundong ito ng Diablo. Kaya sa ating mga mananampalataya, mahalaga, abay naiintindihan natin ito. Alam mo, dapat natin ang ating posisyon, even the day of perilous. Alam mo, dapat natin yung ating stand bilang mga mananampalataya at kilala natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya natin patunayan ito dahil alam natin ang Diyos natin ay tapat doon sa kanyang mga pangako. Hindi tayo maiisahan ng Diablo. Hindi tayo matetemp niya sa anumang bagay na inaalok sa atin sa mundong ito. Kung yung puso natin, totoong nagmamahal sa Diyos. Kung kilala natin kung sino ang ating Panginoon. Kaya di paalala mo sa atin. O tingnan niyo nakita ng ating Panginoon. At tingnan niyo yung sinabi ni Apostle Pablo, hindi sila nagkakaimalay. Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 6, verse 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts which draw men in destruction and perdition. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa mga at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Pag inaralo natin yung chapter 1 Timothy chapter 6, itinuro ni Apostle Pablo ito at pinagsabihan si Timothy na napaalalahanan yung mga mayayaman. Hindi yung masama yung mama. Hello? Hindi yung masama. At huwag kong tayong magdamdam kung tayo isang pangaraniwan lamang ang buhay. Kung kilala natin kung sino yung ating Panginoon, alam niya ang bawat sukat ng pananampalataya na meron tayo. Alam niya na kapag ikaw binigyan ng mas malaki, katulad ng mga milyonaryo ngayon, alam ng Diyos na mapapalayo ka sa Panginoon. Kasi Diyos niya eh. Alam niya yung nangyari noong nakaraan, hindi may itatagot, may lilinis sa Diyos, at alam niya ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya sabi niya sa verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ito po yung ayaw na mangyari ng Panginoon sa atin. Kaya sa biyayang tabag ng ating Panginoon, di ba katulad ng babaeng balo? Kung alam natin yung puso ng ating Panginoon, hindi magagamit ng Diablo sa buhay ng mga Kristiyano o mananampalataya na ngayon ay nalayo sa katotohanan.
Hindi na issue yung giving, hindi na issue yung pagbibigay natin ng tithes. Hindi na mapapalatalan ng mga lingkod ng Diyos. Na kapag kayo nagbibigay ng tithes and offering dahil alam natin na yung kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung kawalang kasapatang walang kakontentuan na meron tayo ngayon ay magbubusog sa atin sa kapakmakan. Tayo mismo magamanan ng palataya. Tayo mismo magpapatunay na yung pastong natin kaya nagtuturo ng tithes and offering hindi para ito sa kanila. Para ito ay sa kabutihan natin. Kasi ang Diyos tapat sa kanyang mga anak. Sa bawat meron tayong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, masasabi na Diyos sa atin, well done, good and faithful servant. Kaya aralin mo natin, suriin mo natin, aralin yung mga tagapanguna. Baka mamaya ho yung ating yung tinatawag na tagapanguna natin na nagpapakilala sila yung mga pastor o mga guro o mga under-shepherd ng ating Panginoon, baka mamaya ho ay mga hiding ay yung mga upahan na sa pagdating ng kahirapan, pagdating ng kawalan, pagdating ng asodobo, ngayon, dami yung asodobo ngayon nagdipala sa social media, sorry to say. Ito po yung mga tinatawag natin mandarambong, greedy, rapacious, destructive men. Ang ibig sabihin ng asundobo sa Greek word ay locus. Kaya pag pinag-usapan yung John chapter 10, ay dapat iniintindi mo natin yung pagkakasali ng salita ng Diyos. Ito po ba literal? Ito po ba ay parabol? Ito po ba ay metaphor? O simbolika? Masasabi po ba natin, mga kapatid ko, kapakulikod ng Diyos? Katulad na sinabi ni Apostle Pablo at mga lingkod ng Diyos. Follow my example as I follow the example of Christ. Ang nakalulungkot sa ating kapanahon na ngayon, marami nasa tama na nakarinig ng tulo, nakakaiba, inakab, hindi inaral ng Biblia. Kaya napakalagahon at kukulin ang mga under-shepherd ng Panginoon sa mga leaders natin yung dinidisciple. Napakalagahon ng hermeneutics, how to understand the Bible adequately and how to preach the Bible accurately. Kaya dumadaan ito sa pag-execute, pag-investiga. Inaaral natin yung sinabi ng author, inaaral natin sino yung recipient. Kapag unangin namin ang pinag-uusapan, ay ang ating Panginoon, be careful, pakinggan mo natin mabuti. Pag inaral mo natin yung chapter 6, tinuruan niya yung mga pangade. Tinuruan niya yung mga mayayaman. Kung paano nila panghahawakan yung yaman na meron sila. Dapat ganito din ang turo natin. Bakit ang panghangin mo kasi sa kanila? Hindi mo uubra kung ikaw ay bilyonaryo sa mundo ito. Nang iniipon mo lang kayamanan ay kayamanan dito sa lupa, mahalaga, samantalayin natin ang pagkakataon na yung yaman na meron tayo ngayon, ipunin natin para magamit natin sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. At wala ho ako na natatandaan nung naintindihan ko po yung itinuro doon sa Genesis chapter 12
pagpapalain kita at magiging daluyan ka ng pagpapala para sa maraming tao, ang sino mo magpala sa iyo aking pagpapalain, ang sino masumumpa sa iyo aking susumpain. Ang sabi ng iba, yun ay Abrahamic blessing. Yan po ay sinabi din doon sa Genesis chapter 3. Aralin niyo mabuti. Para yan doon sa mga nakipagkaisa sa ating Panginoon. Walang pagkakaiba ang mga Hudyo, walang pagkakaiba ang mga Hindi, mga Griego. Mahirap, mayaman, babae, lalaki. Lahat na nakapagkaisa sa Panginoon. Tumanggap at sumampalatay sa ating Panginoon. Naging kabilang sa lahi ni Abraham at naging kabilang tayo sa mga nagpagmana. Galatians chapter 3 verse 29, malinaw po yun. So naman talaga itong babaeng barong ito, kilala kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya misan mo, ang dami ng mga nababalitaan natin ng mga under-shepherd ng Panginoon. Iniiwan yung kanilang mga member na alok lang na mas malaking halaga. Aba, hindi yung ganyan. Kasi kung kalalaman natin ng Panginoon at alam natin yung accountable sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ibig buhay natin, itataya natin eh. Dahil kilala natin kung sino yung Panginoon at ating Diyos na pinagbilikuran, ito ang sabi ng Panginoon, Lucas chapter 21, verse 3, at sinabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dupang babaeng baong ito ay naghulog na higit kaysa kanilang lahat. Hindi po ba parang insulto ito doon sa mga mayayaman ngayon? Nandiyan po ba kayo? Insulto po ito. Nasa halip na sila'y inaasahan ng Panginoon. Nasa halip na sila'y magpapakita ng mabuting halimbawa. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Sa ating kapanahon na ngayon na nakikita natin yung paglagan ng kahirapan. Ang daming mga mahihirap na nakikita natin na sila ay nagugutom dahil sa kanilang kawalan, dahil sa kanilang mga kakulangan. Ang dami mo ngayon, sorry to say, kasi nabi mo yan sa prayer eh. Maraming mga leader ngayon, mga manganganakan, mga merchants, ang binanggit doon eh, mga sorcerer, kukulapin nila ang mga tao sa ibang pamansin. Mapapasundan doon sa kanilang mga pagustuhan. Because of greediness, because of love of money. Ang kanilang dino Diyos ay yung Diyos na kayamanan, lagalang mamo. Itong babaeng balang ito, ligtas eh. Aralin niyo po yung pagkakalitiwa ng buhay. Masaya, panatag ng kalooban ng mga mananampalataya dahil kilala nila kung sino ang Panginoon. Hindi sila nagtitiwala sa tao. Kasi alam nila ang tao may limitasyon daw. Ang Diyos, walang limitasyon. Kaya sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nagkakulog sa mga alay ng sa kanilang labis, natapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Maan sasabihin natin, ano ba naman itong babaeng balong ito? Walang-wala na nga eh. Yun na nga kanya ikabubuhay eh.
Kaya ang ating Panginoon, sa kanyang panahon na nandito sa lupa, tinis niya yung mayamang kabataan eh. Binata, gusto sumunod sa Panginoon, tinis niya. Sige, bigay mo lang sa akin yung mga anak, pagbigay mo sa mayamang. Hindi niya nagawa eh. Bakit to? Because of love of money. Pero kung kalala natin kung sino yung Panginoon, ano mong meron nyo na tayo ngayon? We are willing. Bakit to? Kasi yun ang pagkakataon natin. Kung naintindihan natin yung turo, yung parable na itinuro ng Panginoon, para tayong pagkatiwalaan ng Diyos, ng higit na mas malaki kasi ito sa maliit na meron tayo na pinagkatiwala sa atin. Nakita sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant, makihati ka sa akin. Kaya po ang yung body of Christ, dapat ko. Ang naiba lang sa atin yung pangalan. Hindi po dapat natin sa isang pangalan pa lang ng church niya eh. Hindi po ganun. Kung ang sentro ng ating yung pananampalatay, yung pundasyon ng ating pananampalatay si Jesus Christ, at tayo nagsalig doon sa tamang pundasyon, hindi pundasyon buhangin, tayo po nakikinig, nagsasagawa ng salita ng Diyos at bahagi sa ating mga Kristiyano. Nagtutulungan yung mga mananampalataya, bahagi sa body of Christ. Ano man yung kaloob, talento na meron tayo ngayon para ma-edify natin. Ang dami yung ngayon. Nakatulong lang doon sa sarili ng iglesia na meron sila ngayon. Hindi nila nakikita yung ibang bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Para kung hindi ko kaya na personally ako as other shepherd ng Panginoon, hindi ko kaya ma-attend na napakaganda ng aking katatayuan. Ang laki ng pagkakataon kong mag-extend ng tulong sa maraming tao. Pero parang bulag tayo na hindi natin nakikita yung pangangailangan ng mga kapatid natin na inilagay doon sa ang buhay ay hindi katulad ng kalalagayan natin, lalo na kung tayo ngayon ay isa sa mga mega church ngayon, mga bilyonaryo ang ating mga member, mahalagang tinuturuan mo natin sila. Na maging generous. Opportunity. Sabi ni Apostle Pablo, Acts chapter 20, verse 35, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Naitindihan po ba natin ito? Alin ang gusto natin piliin? Yung tayong tumatanggap? O tayong ginagamit ng Diyos instrumento bilang daluyan po papala sa maraming tao? Be wise lang. At sabi ni Apostle Pablo, huwag niyong papakainin ang mga taong tama. Pero kung mahirap, tutulungan natin dahil nangangailangan sila. Ang pagtulong sa mahirap, Tawikan chapter 19 verse 17, ay parang pagpapautang sa Diyos. Pagdating ng panahon, ang Diyos ang magbabayad. It's an opportunity. Nag-iimbis tayo ng kayamahan sa langit. Tapos tuturuan natin, hindi tayo maging faithful. Tuturuan natin na hindi tayo maging tapat sa ating pagbibigay ng handog at ikapo. Kung ano na lamang yung pwede natin ibigay, maluwag sa puso, na alam naman natin na tayo bless, pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, lahat ng meron tayo ay ito'y kaloob ng Diyos sa atin at sinusukat yung ating pananampalataya para dito sa mundong ito, habang tayo nasa mundong ito, hindi tayo maisaan ng Diablo. Ituloy natin yung yaman na meron tayo na ating Panginoon, na God of Mammon. Mahalin natin yung yaman na meron tayo ngayon. Naugat na lahat ng uri ng kasamaan. Kung maging greedy tayo, magpatay malisya tayo sa mga nangangailangan. Lalo higit sa ating mga kapatid sa Panginoon, itinuro niya. Kaya po, si Pablo, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Galatians chapter 6, verse 9.
Dahil sa chapter 10, lalo higit sa ating mga kapatid sa Panginoon. Eh baka mamaya, religion na lang natingin natin doon sa Diyos na meron tayo ngayon, pangalan na lang natin, tayo na lang ang tama, tayo na lang totoo. Kapatid, baka tayo mauwi sa kulto, baka tayo mauwi sa mga hitwang pananampalataya, dapat sa kalalagay natin humingi tayo ng wisdom. Doon, sino po ba yung mga kapatid namin sa Panginoon, mga churches, kabilang sa pahagi ng iyong iglesia, itutulungan namin. Dahil ito pong babaeng bahalo nito, aralin niyo po yung Bible. Yung babaeng bahalo sa Sarepta, nakaranas ng pagpapala na hindi masukat. Dahil na-test yung kanyang puso, sa kabila ng isang kakainin na lang niya, natitira ng harina at langis, at pagkatapos niya, hihintay niya lang ng mag-ina na sila'y mamatay, pero dahil sa sinabi ng lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos, legit na mga propeta ng Diyos, hindi niya ito pinagkait. Misan din mga pagkakataon sa buhay natin, itetest ng Diyos kung paano natin tinatrato yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tumatay sa pinansyal, sa material, sa ating karunungan, sa mga kaloob na meron tayo, itetest ng Diyos. Tayo ba totoong Kristiyano? Tayo ba totoong followers of Christ na nagbibigay ng karangalan at kalumalatihan sa Diyos? Haralin mo natin bakit ito ay tinuro ng ating pang. Bakit natuwa ang Panginoon sa babaeng bala? Alam mo ba kung bakit? Sa panahon ng kayo nakapagos. Kahit sabihin ito ay katulad ng isang babaeng bata, kung talaga mo at Diyos na ating pinaglilinguran. Siya ay nagpakilala sa atin, siya ay Diyos na nagkakalaon ng lahat-lahat ng ating pangangay. Naranasan mo ni Abraham yan. Nung itest ng Panginoon, na talaga bang totoo may takot siya sa Diyos at susunod sa Panginoon, nung hiniling ng Panginoon na ialay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, nung sabihin ito sa ng Panginoon sa kanya na ialay ito sa bundok ng Moria, hindi siya nagmurmur, hindi siya nagdalong isip. Sinunod niya yun. Kaya nakita natin, kapag tayo nakapasa doon sa testing ng Panginoon, nakita ng Diyos na talagang totoo may takot tayo sa Diyos. At handa nating ibigay sa Diyos lahat na meron tayo dahil ito yung utos sa atin ng Panginoon. Kapatid, aralin niyo po kung bakit si Abraham naging pagpapala siya sa maraming bansa. Iyon na ipungan ng kanyang pagsunod sa Diyos. Kapusta po tayo. Huwag po natin tumalim wala eh. We are living in the last day na isang Panginoon sa lahat ng aspeto sa buhay natin bilang Kristiyano. Sa panahon ng perilos, na napakasama ng takbo ng mga tao sa mundo nito. Maraming mga tao nagpapakilala sila yung mga Diyos, pero kapangyarihan naman ng Diyos ay hindi makita sa kanilang buhay, iwasan natin, nagawa natin itong ganitong mga tao. Kasi nakakahawa ito. Ang dami nito na nailalayo sa diwa ng pananampalataya at tinuro sa atin mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Katok sa puso, wag ko natin gawin Diyos-Diyosan, niyaman na meron tayo. Gamitin natin ito sa pag-iipon ng kayamanan Diyos sa langit. Pero pag nakita natin, tinuruan ni Apostle Pablo si Timoteo na sabihin niya doon sa mga mayaman. Ito po yung sinabi niya.
Ang galing mabuti. Pag binasaan natin, ipasahan natin sa verse 15. Pasahan ko po sa Tagalog para maintindihan niyo. Mabuting balita nito. Hindi ko masama yung maman. Hindi po ako galit sa mayaman. Lalo na kung mga Kristiyano tayo, ginagamit tayo bilang daluyan po kapala ng Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung turo ni Apostle Pablo na hindi tayo dumating sa pagkakataon na nandun yung greediness, na andun po yung tinatawag nating pag-ibig sa salapi. Yung bagang kahit tayo nasa atin na lahat, sobra-sobra na yung mga biyaya po kapala. At dating sa atin yung parang tayong kulang at kulang pa rin kasi wala tayong kasiyahan. Hello? Hindi po dapat ganun at maging kalalagay ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon, umpisa natin sa verse 15, say darating sa panahon tinakda na mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sila lamang ang walang kamatayan, padalang natili sa liwanag na di matitinag, walang tak, nung nakakita, makakakita sa, sa kanya ang karangalan at kapangyarihan, walang hanggan. Amen. Ituro mo, verse 17. Listen, sa mga mayayaman, ng mga mananampalataya, pag binasa nyo ang recipient, si Timoteo, isang lingkod ng Diyos, ito yung sinabi ni Apostle Pablo ng Timoteo. Ituro mo sa mayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-iimpok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ito po yung sinabi ni Apostle Pablo. Ito po tayo. Alam niyo sa church, pag ang isang under-shepherd ng Panginoon, ay hindi God-pleasing. Makakalungkot sa mga nangyayari ngayon. Nagsusunod-sunduran sila doon sa mga kagustuhan ng mga ma-influensya ang mga mayamang Kristiyano sa loob ng Iglesia. Hindi nila ma-correct, hindi nila mapaalalahanan kasi iniisip, nakakaya naman, sila yung nagbigay ng aking misal nabibigyan ng sasakyan, nabibigyan ng misal napapagwikaan tayo. Dapat fair. Talaga tayong lingkod ng Diyos. Kung ano yung nagagawa natin sa mahihirap, kahit din natin palalanan yung mayayaman. Kung kaya na kailangan tayong magdisiplina, kahit din natin magdisiplina. Kasi kung talagang mahal natin yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at sila akayin natin sa katotohanan, ituturo mo natin sa kanila yung tama. Pero kung tayo po ay nangingilag, abay, mag-isip-isip po tayo. Sino ba talaga yung ating Panginoon? Ang dami mo sa ating kapanahonan niya. Yung mga under-shepherd ng Panginoon ay hindi magawa yung gustong ipagawa ng Panginoon kasi ang nagdudumi na, hindi naman sa lahat, ang nagdudumi na ay yung mga mayayamang mga mananampalataya kung ano yung kanilang gusto ng Panginoon. Alam niyo, sa under-shepherd ng Panginoon, kung kailangan natin ng Panginoon, alam mo na kanilang gawin decision after na gawin natin yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot.
wala tayong dapat ipangamba. Dahil ang Diyos na nagbalati sa kanila, nilalugit na kaya tayong magpalaan sa lahat-lahat ng ating pangangailangan dahil tayong mga lingkod ng Diyos na tinawag ng ating Panginoon sa ating kapanahon ng ngayon. Amen! Hallelujah! Palapakalaanin ng Panginoon. To God be all the glory. God bless you. Kahit yung panalangin. Dakila Diyos na mapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa ito yung magpagbukas ng aming kaisipan, lalo na sa aming mga kapatid na pinagpaalam nyo na labis-labis. Nawa hindi masumpungan sa kanila, Panginoon, yung greediness, hindi masumpungan sa kanila yung pag-ibig sa sarili. Hindi po masumpungan sa kanila na higit nilang pinapahalagahan yung kanilang mga kayamanan. Hindi ito nagiging karibal ng Diyos, kundi yung yaman na meron kami ngayon dahil kilala namin yung Diyos na aming pinagdilingkuran na siya nagpala sa aming natalo na lahat na meron kami ng Diyos. Alam namin hindi kami pagpupunangin. Salamat Panginoon sapagkat kami pinaproteksyonan mo na hindi mahulog sa espiritu ng greediness, espiritu ng kasakiman, pag-ibig sa salapi, kawalang kakontentuhan, Panginoon, kundi hayaan mo, Panginoon, sa mga panahon na kami, ineblest mo, pinagpapala mo, pagkalooban mo kami ng karunungan at pagkaunawa mula sa iyo, Diyos, upang masunod namin ang lubos ang iyong kalooban, sa ganun kami maging karapat dapat sa iyo, kalugod-lugod sa iyo, sumagana po kami sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, umawa ang pagkakilala namin sa iyo, Diyos. Lord, in the name of Jesus. Katulad ng sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, Lord God, huwag yung hayaan na kami magsawa, Panginoon, sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Lalo na sa aming mga kapatid sa Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan pagkakunawa kung sino po yung aming tutulungan. Yung mga taong tinutulungan din nila ang kanilang mga sarili, hindi nila sinasamantala, mga tao, Panginoon, na tamad, mga tao na lagi nakaasa, kundi hayaan mo, Panginoon, matulungan namin, Panginoon, kung ano mang meron kami, yung mga biyay, pagpapalang mula sa inyo, yung mga tao, na nagsisikap at nagtulungan na sa sarili. Kaya sa iba't ibang mga vices, mga bisyo na siyang umuubos at sumisira ng kanilang katawan ng Diyos at ng kanilang pamilya. In the name of Jesus. Lord, gamitin niyo po ang iglesia nito na Jesus na Misaya. Sa maraming pagkakato, i-expose niyo po lahat ng uri na kasinungalingan ni Satanas at kanyang mga kapwa. Even yung mga hibong pananampalataya. Panginoon, kahabagan niyo po yung mga tao na nasa pangangalaga po nila. Kaya ako siling makalaya, Panginoon. I-expose niyo po, Panginoon, ang lahat ng uri ng kasinungalingan at katusuhan ni Satanas. Hindi mo magkisa. At kami ng mga mana ng palataya mo na tinawag sa aming kapanahonan ngayon. Lord, nawa, masumpungan mo sa puso namin yung puso mo ng babaeng bago. Na handa ibigay ang lahat ng meron siya alang-alang sa iyo, Diyos. Matest mo yung puso namin, Panginoon, na anumang mangyari, anumang meron kami, dahil ikaw yung Diyos na nagkakaloob ng lahat-lahat ng meron kami ng even yung buhay namin, Panginoon. Masumpungan mo po sa amin the well done, good, and faithful servant. Father God, in the name of Jesus, sa oras na ito, Jesus, tinatanggap kita at pinananampalataya ng Jesus bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng uri ng aking kasalanan sa aking mga naisip na salita kay Kiyos na tigapagligtas sa iyo. Panginoong Jesus, lista mo po ang aking pangalan sa aking pangbuhay. Hiniling ko po ang iyong banal na Espiritu ay manasa akin, magturo sa akin, manguna sa akin, Panginoon.
ang talaumang muna po mangyari dito. Salamat po, pinag-usap sa dalawang panatayan na ng mong puso bilang aking Diyos at aking Panginoon na aking tagapagligtas. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Pag-God na to glory, bilang Diyos, ang Diyos. Pakisip po, ito po ang presensya ito. Salamat po.